Good afternoon sa inyong lahat. Nakasarado na ba ang bahay niyo? Baka pagpunta niyo rito, mapasok kayo ng magnanakaw. O kaya naman ay nakahanda na ba kayo sa pagdating ng Panginoon like a master coming from a wedding? So, 2 weeks now that Jesus was talking about true wealth, Jesus was talking about the provisions, the graces that God has given us, and how these gifts from the Lord help us to prepare our hearts, to prepare ourselves for whatever happens to us, especially death and the coming of our Lord Jesus Christ. Very practical ang mga ginamit na halimbawa ng ating Panginoon when He wants us to be prepared at all times. May not be in the context of our culture anymore, but in the context of the culture where Jesus belongs. For example, He said that be like a servant. You know that you have the belt fastened on your waist and your lamps be burning brightly, because the master will return from the wedding. Ano bang meron sa kasalan nung araw na wala na tayo ngayon? Yung kasalan nung panahon ng ating Panginoon ay pinaniniwalaan na tumatagal ng ilang araw. Of course, the ceremony probably will take as long as what we have now, but the festivity lasts for days, if not for weeks. So yung mga naghahanda dyan na magpakasal, kung panahon kayo ng ating Panginoon, aba eh, banga-bangang alak ang inihahanda dyan. That's why when one day, you know, remember, in the wedding feast at Cana, si Mary lumapit kay Jesus. Sabi niya, wala na silang wine. Naubusan na ng alak. Eh bakit ka maubusan ng alak? This is the much-awaited time of a person's life. Especially the groom. And you will lose face. Pag gusto pang mag-celebrate ng mga guest mo, wala ka nang ipainom. And so, sige, let us celebrate for days. And the master here attended the wedding. Anong inaasahan? He might come back very late at night. Much more is that we don't know the day. And so when Jesus mentioned it to his people, probably they already got the point of being prepared. But for us, of course, we have to learn a little bit. Although, siguro nga sabi ko, may mga okasyon pa rin naman na ang kasalan natin eh, tumatagal ng medyo malalim-lalim sa gabi. Bihira na yung kinakabukasan, lalo na the culture of wedding and festivity na meron tayo ngayon, laging time-bound. Alam niyo yun? Ang weddings ngayon, laging time-bound. O yung venue, may oras. Pag lumampas sa oras, magbabayad ka pa. Yung mga inibitahan mo, if you have wedding singers and other performers, may oras yan. Ang pagkain, may limit. Pag meron kang 150 guests, hindi ka pwedeng lumampas ng hanggang 200. And then, sabi ko nga is, para bang wala na naman tayong pagsasaluhan. Bakit hindi pa tayo umuwi? Second is, again, very practical about preparing for somebody who will enter our house. Magagaling nga naman ang mga magnanakaw. I remember when I was in Hong Kong, meron akong mga seminarista na, well, pag pumapasok sa university o namamalengke, meron kaming common na bisikleta. Pero yung mga common bicycles namin, eh, siyempre yung mga pang-ikot-ikot lang sa city. O sila naman, they will try to buy their own bicycle. Siguro pag gusto nilang medyo maporma. Laging nananakaw yung bisikleta.
Tapos mayroon akong iniuwing isang bisikleta na para sa akin, medyo maganda, nanakaw din, hiniram ng isang seminarista na hindi ipinapaalam sa akin. Tapos sabi niya ako, Father, nanakaw po yung bisikleta. Tapos sabi ko, hindi niyo ba ikinakadena? Hindi na rin niya matandaan kung naikadena niya o hindi. Whether he locked it or not. Sabi ko sa kanya, you're not doing your part. Talo ka pa ng magnanakaw. The magnanakaw, the thief, did his part. Sabi ko, magnanakaw yan eh. Ang aabangan talaga niyan, yung mga hindi nakakandado. Ang aabangan talaga niyan ay yung pagkakataon na hindi tayo handa. Kaya hindi kayo handa. Oh, sabi ko, ikaw, oh, ano ba ang tungkulin mo? O, bantayan mo yung bisikleta, hindi mo nagawa. No? And going back to that experience, it enriches what Jesus was telling us about being prepared, be on guard at all times. O kaya yun ang ating paghanda. And our experiences in life are filled with these occasions of being caught unprepared or caught prepared for a certain situation. Ako, parang sirang plaka ko na rin inuulit. Noong 2013, inabot ako na Lindol sa Cebu, sa Bohol. Nag-crack na yung mga dingding ng aking tinutuloy ang hotel. Wala. Wala kang madadala. Wala kang mabibitbit. The only words I uttered, sabi niya, napaka-holy naman ni Father. Ako po'y talaga nagdasal lang Abaginong Maria. Hawak-hawak yung may rosaryo ako na bigay pa sa akin ng ordination ko. Imagine that, almost 18 years ago, I still have it. O yun ang aking bitbit. Nagdadasal kay Mama Mary. Nakasuot sa ilalim ng lamesa, ng kama. O last, nung nakakaraang linggo, Wednesday, nasa Baguio naman. Ang lakas din ang lindol doon. Of course, hindi siya katulad kumpara sa epicenter. Pero malakas pa rin. I'm giving a retreat. No? Ayun. Tigil na, retreat. All of us are disturbed already. But again, with that realization na wala kang mabibitbit, wala kang madadala, lahat ng hindi mo naganap o natapos sa buhay, that's it. And we have occasions or situations in life that bring us to this realization of being prepared as what Jesus is telling us. And so we ask the Lord that, Lord, guide us always. Prepare our hearts by loving, by forgiving, by asking forgiveness from the Lord and from those people you have offended. By doing so, may we be pleasing to the eyes of the Lord. Then when He comes, He will say that, oh, you are ready for my coming. And by having so, this gospel is not meant to frighten us. But as I said in the beginning of the Mass, that this gospel is a way of God showing us His generosity, His care for all of us. And to end my homily, let me share to you a story I read long time ago about a guy who was applying sa isang telegraph company. Kaya lumang istorya na eh, kasi wala na naman ngayong telegrama. O, nung araw may mga communications, di ba? Telegrama ang one of the main communications. Pag magpapadala ka ng mensahe sa probinsya, telegrama. Kaya ang mga telegrama noon, parang text message din ngayon. Yung putol-putol, ikaw uwi, oh, patay tatay. O, yun lang. Wala na mga emotions na kailangan doon. Kasi babayaran mo yung bawat letra noon. Oh, and meron nag-apply sa isang company, and telegraph, and while waiting, kasama ng ibang nag-a-apply, no, nagkikwentuhan, yung mga nag-a-apply, there was a code
Kasi yung telegraph, they're using code. Morse code yata ang isa sa mga early way of sending message to telegraph. Na sinasabi na pala si speaker na those who want to apply for the job, please enter room A. O ay dahil sa sila nagkakagulo, yung mama, narinig niya. By paying attention, by listening to the sound of a speaker, coded, telling those who are interested to apply and enter. The way that the person listened to that message is the way that God wanted us to do. To always listen, to always be prepared, so that when the time comes, we are ready. And there's nothing to be afraid of. Because I said, this is not about ending us, our lives, but rather God's intention for us to be with Him in the glory of His kingdom. Amen.